aking aura. Ngayon na lang ako ulit nakapag-aura dahil sa kadahilanang ako ay pupunta sa isang interview. How do you see yourself 5 years? Hindi ako mag-a-apply. Alam mo, tiningnan ko kanina love yung mga interview ni Tony. Hindi ko alam ano nangyari sa production ng Tony Talks. Bumaba yung standard nung sumunod. Tatanungin ko nga si Miss Tony. Miss Tony, ba't ako? Sino ka? Grabe ka naman sa sarili mo. Si Tony Gonzaga ay idol ko na talaga noon pa. Ang talented niya talaga kasi magaling kumanta, galing mag-host, ang ganda, ang galing umacting. Di ba alam mo yun? Amnesia Girl, starting over again. It might be you. What are your biggest weaknesses and strengths? Ba't naman ganyan yung mga tanong? At saka sinabihan ko siya Tagalog lang. Ang kalakasan ko, yung tawa ko, ang laka... ang kahinaan ko, ikaw. Oh, so wala kayo masyadong mapupulot. Nag-i-interview. Oh, shit. Oh, shit. Ayoko na. Hindi na lang ako pupunta. Sige, cancel mo na lang. Sa pagnenegosyo, doon talaga lumakas ang loob ko kasi syempre ang dami kong natutunan. Oh. Sabi nga nila, your best teacher is your experience. Tanong, oh. Experience ba? Oo. Oh. Oh. Natanong ka ng tanong. Ini-interview ka nga, itungkol sa'yo to eh. Bakit? Ba't gusto mo ba ako magkwento? Eh, ikaw ay ang isa lang ang sigurado, pagbubutihan ko ang pagiging ina, ibibigay ko lahat ng pwede ko maibigay sa anak ko. Ikaw, ano klase kang ama? Ay, hindi. Stoning ako ngayon eh. Hindi ako walang magbuna. Oo, anong klaseng ama ka? Mabuting ama. Paano mo naman nasabi? O sige, masama na lang. Ano ba gusto mo isagot ko? So, magbumata na siya kay Tony. Hindi-ready ko lang. Mentally. Wala ka na i-ready sa akin. Kung TV. Hindi mo lang alam. Dahil mo sing-sing ha. Kanina galing yung mga yun. Walang galing sa'yo! Huwag ka na magtanong-talaw! At magkaroon ng libreng V-Line Cosmetics o V-Line Skincare or may chance ka rin manalo ng cash prizes, download and follow me on Kumu at ako ay live every Saturday 7 p.m. So, mga babies, mag-download na kayo. Link in my description box. Guys, may tissue talaga doon. Parang na-pressure ako kailangan ko, tapos siguro umiyak talaga. Okay lang kasi, di ba pag buntis ka, ano rin yung hormones mo? So, sakto. Maiyak ako dito. Baka ilan kayong magkakapatid? Wala pa. Grabe yung award ni Miss Tony, tsaka ni Garip. Wala kami nito. Nalungkot ako. Wala pa ako nagagawa. Meron ako mga ilan ba yan? Dalawa. Ma, pa, sorry kung hindi ko nagawa yung gusto nyong maging ako. Pasensya na kung hanggang dito lang yung kaya ko. Ay, asan yung bigay? Okay naman po. Hello! Ganda mo ba? Okay naman po. Ilang months ka na? 7. Sayang, nakita ko ni Mom Tony kasagsagan ng katabaan ko. Ganito rin ako kasexy noon eh. Hindi pa ako butsari. Siya ang CEO ng kanyang sariling skincare line and makeup line. She is an entrepreneur, a vlogger, and a soon-to-be mother. Kasama natin ngayon, V. Cortez. Dating si Ma'am Tony. Ang budget lang sana, kaya nga lang kung nandun si Ma'am Tony, medyo dagdagan yung budget, no? Wow, thank you, Ma'am Tony, thank you very sa pag-invite sa akin. Thank you for sharing your story with us. Salamat. Exchange gift na nangyari. Wow! Ang galing nga nito eh. Lumaki na lang lumaki.
reaction video kasi hindi ko na-explain nang maigi yung sarili ko dyan eh. What? Uy, pero wag lalaki ulo mo ah. Kasi more on ano to eh. Uy, ito pala yung title. How V. Cortez Knew Kong Was the One. Miss Tony, i-clear ko lang po. Di ko pa sure ha. Ganito. Yung unang tanong ano agad eh. Kasal? Yung pa naman yung sabi ko, oh my God, sana wag matanong. Kasi buntis ako. Hindi nang kama. Napilitan. Wala na magawa. Guys, wag nyo ikakat yun. Tape. Bigas talaga! So guys, may ninang si Kidlat na isang napaka big time na tao. Siya ang CEO ng kanyang sariling skincare line, wow, and makeup Nahiya line. Ako. She's an entrepreneur, a vlogger, and soon to be mother. Taba kasama ako, natin ngayon, V. Cortez. Alex, baka naman siya. Siya naman nakita si Ma'am Tony kasi mas idol ko talaga si Ma'am Tony. Nakita na ba kanya? May tiwala ako kay Lord na ibabalik niya rin. Siguro may iba pa akong mission nung panahon na yun. Wow. Kaya hindi muna niya sa akin talaga binigay. So, kasi nung nabuntis ako. Ganda rin ang love story niyo eh, Tico. Kasi nagsimula ka na. Simula ka na parang fan. Tapos minessage mo siya. Tapos ang sabi niya, punta ka nag-alabin. Nagandaan siya kanya. Matagal na kami sa pagkakot ka nag-I love you, marami daw siya in-I-love-yuan noong time na yun. May nahuli. Halos lahat ako sa bayan ko daw sa chat noon, in-I-love-yuan. Ako lang yung matyagang nagre-reply pa din. Ah, in-I-love-yuan ka. Sa mga dishwasher ata yung title noon, pero wala siyang kabuluhan mo. Pagkapanood. Siguro maisip mo, mapag ito ba yung nagustuhan ni Bibi? Parang pumutok lahat ng bulutong buhay. Sinabi ko sa'yo, measles? Oo. Oh. Kaya sinabi niya doon, measles. Siyempre, pasosyal. Pasosyal eh! Hindi chicken pox. Ay, ma, hindi ko pala alam yung English. Bukala ko isa lang yun. Pero social, oh, aminin. Ay, social measles tawag niya. Social? Oh. Social sa measles. Ayan pa nga, ebidensya. Oh, ayan, bulutong na pumutok ko yan eh. Imagine niyo, sobrang fresh niya nung nagkita kami. Pero totoo, na marami kang inailabihan nung oras na yon. Umamin ka na. Kukupol! Una namin, nagkita kami sa ATCs dyan sa 7-Eleven. Kinilig ka, nung day na yun. Alam mo, ma'am, dyan ko magpatunayan na nangyari sa akin ng slow-mo. Alam mo, parang nag-slow-mo, tapos ang pogi ka pala sa personal. Pogi! Guys, pogi ka talaga. Iki-clear ko, guys, ha? Yung sinasabi kong pogi ka sa personal. Ikino-compare ko yun sa nasa kikita nyo dyan sa TV. Nakikita nyo dyan sa mga cellphone nyo. Sa mga cellphone nyo, iba itsura niya. Pag nakita nyo siya sa personal, iba ang dating niya. Hindi ko sinasabing Piolo Pascual. Huwag mo na masyadong ipagtanggol. Basta okay. So parang slow-mo na yun. Love at first sight? Oo, na love at first sight ako kay Kong. Pero siya tinatanong ko kung na love at first sight siya sa akin. Hindi daw. Siguro nung humilom na to. Kung second. Sabi ko, o sige, mag-ingat ka, huwag ka nang, ano, huwag ka nang dumikit sa mga babae kasi may girlfriend ka na. Ganun ko siya sinagot. Now! Oh, sabi niya. Diba? Ay, ganun ko. Sige, alis na. Natatandaan mo ba? Ano masasabi mo? Ayaw niya akong paalisin na hindi niya ako sinasagot kasi natitreaten siya sa kapogiyang ko. Ang kapal mo, sobre! Pero totoo na hindi ka nagtatanong na, pwede ba kita, kailan mo ko sasagutin? Hindi ko maalala, pero baka ay, tinanong ko. Ay, hindi mo maalala, hindi! Hindi ka nagaganon ko! Baka tinanong ko. Hindi, wala kang ganun. Kailan ang kasal? Pare-pares tayong naghihintay, guys. Pare-pares tayong magdasal. Ipagdasal natin to. Pwede rin kayo mag-comment sa mga YouTube ni Kong. Na, pero alam mo, ma'am, hindi siya million yung laman ng pera niya tapos pinahiram niya ako 10. Hindi eh. Parang buhay na rin niya yung pinahiram niya sa akin. So sabi ko, pero... Totoo, di ba? Wala ka pera nun. Siguro naman mga 35. Hindi laki. Nagsisimula ka pa lang nung nahiram ako 10K, Makati yun. Hindi yan yung 10K na wala kang pake. Big deal sa'yo yung 10K na yun. So ibig sabihin, yung 10K na yun mahalaga sa'yo. Kaya nakakatuwang pinahiram mo. Pero kung may isang bagay ka na ituturo sa anak mo, ano yun? Ang pinakagusto kong madala niya or matutunan niya eh. Sa buhay? Sa buhay eh yung... ang tunay na success eh kapag ang taong mga nakapaligid sa'yo eh.
umaangat din. Hindi pwedeng ikaw lang. Siguro yun yung pinaka nakuha ko rin kay Kong na pwede naman siya lang yung umangat eh. Diba? Siya lang yung may pera sa amin. Pero ang ginawa niya eh, lahat dinala niya kami doon. Mga kaibigan niya, kapatid niya, pamilya niya. Dinala niya ako. So ako, natulungan ko rin tuloy yung pamilya ko. Hmm. So yun yung gusto ko matutunan ni Kidlat, no? Na yun ang anak ko na kung ano man yung maabutan niyang meron kami, sana diskartehan pa rin niya at mas mapalaki niya pa at idamay niya yung mga magiging kapatid niya, magiging tao sa paligid niya. Maging generous siya, katulad ng mga magulang niya.